Morning mga kabi, kumusta kayo dyan? Matagal din tayo hindi nakapag-upload ng video natin sa ating YouTube channel. Busy lang, masyado lang maraming ginawa rin sa bahay. Tapos nag-ahalalan pa. Kaya ngayong umaga mga kabi, back to normal tayo. Ngayong umaga ituturo ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo mga breeder sa kong Molly sa likod bahay. Maglalagay natin sa rep tub. Yun lang mga kabi, tara, samahan nyo ako. At yun yan mga kabi, ito yung mga molly natin. Breeder size na molly, may pineapple molly. Ayan. Tapos ito yung gold dust, ayan, yung dilaw na may itim. Tapos ano pa ba? Ito black molly. Marble molly. Tapos ito, may mga aquatic plants tayo dito na ano ba ito? Kalimutan ko ito ah. Yan mga kabi, mga breeder size nating molly. Ayan, malalaki na yan. Ilipat natin sa rep tub para mas mabilis ang lumaki. Mas mabilis magparami. Mas maluwag kasi dun eh. Kaya yan muna kayo mga kabi. Ready ko lang. Ayan mga kabi, yung harap ng aming munting isdaan. Kita nyo naman na bukas na tayo. Talagang back to normal na kami. At dito sa may gilid ng aming munting isdaan, narito yung mga rep tub ko. Ayan. Eh nakikita nyo ay mga kabi, yung rep tub ko na ito punong-puno na ng algae, oh, green algae. Ayan, or hair algae. Ayan, dyan ko nilalagay yung mga isda kung may sakit. Nasa isang rep tub na to. Nagligay ako ng balloon mold eh. Sisilipin natin ngayon itong isang rep tub na to na may balloon mold eh. Napapakain ko naman sila kaya lang sobrang init ngayon talaga ng panahon. Silipin natin kung okay pa sila. Ito mga kabi, tingnan natin talagang mukhang wala natang natira pa. Wala na natira mga kabi sa ating mga balon molly. Naubos. Ayan na mga kabi, oh, anong gumagalaw. Oh. Nakakalungkot naman, ilang balon muli rin nilagay ko dyan mga kahabi. Siguro ano kaya kinamatay nito, hindi ko alam. Siguro sobrang init talaga ng panahon. Dito sa isa naman, eto green na green na tubig. Sobrang init nga ng araw, nasisikata ng araw. Naglagay tayo ng mga guppy chops dyan. Ayan o, oh, yan ang pantabing ko. Kinuha ko pa yan sa sa harap namin. Kaya alam talagang wala nang nabuhay na balon molly. Ayan mga kabi, nakita nyo yung tarpaulin na yan. Oh. Ang laki niyan, dito ko pinangarang yan dahil sa sobrang init. Namatay yung mga isda natin na balon molly. So, at yung iba sigurong rep tub di iwa-water change natin mga kabi. Ayan mga kabi, sobrang init ito sa labas. Siguro hindi ko na ilalagay mga molly ro na breeder size kasi sa isang rep tub naglagay ako doon dati ng ilang pirasong ano na balon molly. Nakandamatay sila siguro dahil sobrang init ngayong panahon. Kaya yun mga kabi. Magpaplano tayo na iba. Yan po mga kabi, dahil hindi na tayo makakapag lagay ng molly sa rep tub, minabuti ko na lang po mag o ipakita sa inyo itong mga alaga nating isda dito sa ating munting isdaan.
Ito yung mga ating breeder ko na rancho. Tapos yung isa, ayan, yung may Buffalo Rancho, ayan po, nakikita nyo. Tapos yung iba na yung mga hybrid rancho na po yan. At yung isa, dito naman sa ilalim, yung mga Calico Oranda. Meron ding isang highback Ryukin na goldfish. Yan mga kabi, tsaka may blackmore. Dito naman tayo sa labas. Dito naman mga kabi sa 15 gallon tank natin. Meron tayong isda dyan na Rosie at Tiger Barb. Rosie Barb at Tiger Barb mga kabi. Medyo malalaki na sila. Tapos dito naman yung Blue Polar. Ayan yung mga Blue Polar. Matatapang din yan mga kabi. Ayan. At yung sa taas meron tayong mga Albino Algae Eater. Ayan. Ayan mga kabi. Nakadikit sila sa salamin. Minsan sa ilalim. Kumakain sila ng mga lumot. Tsaka yung mga tira-tirang pagkain dyan na hindi nakakain ng mga isda natin mga kabi. Yan, nakikita nyo siya na medyo maliwanag. Ayan o. Tapos merong isang rainbow shark ayan sa gilid. Tapos dito naman meron tayong white convict. Ayan, nag-isa na lang yung white convict natin at pinatay niya na isang kasama niya. At dito naman yung pink at purple danios. Ayan, naka top view. Ayan mga kabi. Tapos dito meron kaming albino dragon pin. Ayan. Nalaki na mga kabi. Kaya lang yan ay bala ko na lang ding alagaan. Dito naman sa 15 gallon tank natin din sa taas. Ayan, buksan natin yung ilaw para mas kita na kahabi. Oh. Meron tayo mga glow green tetra o glow fish. Tapos mga danios. Ayan, iba-ibang kulay na danios na iba na ubos na. Ayan, ganda mga kahabi, di ba? Yes, dito naman 75 gallons. Meron tayong mga goldfish din. Ayan, red cap, tsaka yung Calico Oranda. Ito, rancho na Sakura. Sakura Rancho. Nakikita niya yan, Sakura Rancho mga kabi. Ayan, red cap. Ayan, mga red cap ka, mga kabi. Ayan, red cap ulit. Tapos dito, say, 20 gallon tank naman natin. Ayan. Mga goldfish natin mga kabi. Ayan, green na green yung tubig oh. Kasi masyadong nasisikatan dito ng araw kaya green na green yan mga kabi. Tapos dito wala pa tayong nailagay na isda dito sa 50 gallon tank natin. Ayan, mga hammerhead black tsaka albino hammerhead na merong isang feeders. Dito naman 35 gallon tank, yung breeder size natin yung angelfish ay nagtago pa yung lalaki. Tapos yung babae, ayan nakikita nyo ba mga kabi, ayan pares yan mga kabi. Tapos nilagyan ko na isang molly. Ayan. Tapos dito naman sa baba mga parrot fish mga kabi, iba-ibang kulay na heart shape. Yan mga kabi, i-update ko muna kayo rito sa aming munting isdaan. Hindi pa natin mailipat yung mga muli dahil sobrang init ng panahon. Kaya hanggang dito na lang muna tayo mga kabi. Please like, share and subscribe mga kabi. Hanggang sa muli, bye bye.